Hello? Nakapikit at inaantok pa. Sinagot ni Daniela ang tawag sa kanyang cellphone. Alas 10 na ng umaga pero hetot, nakahiga pa rin siya sa kanyang kama. Napuyat kasi siya sa dinaluhang party kagabi. Well, halos gabi-gabi naman siya nagpa-party. Ngayon lang talaga siya tinanghali ng gising sa dami ng nainom na alak kagabi. Hoy bakla! Ano? G ka ba mamaya sa club? Tanong ng designer na friend niyang si Stella mula sa kabilang linya. Pass muna ako, girl. May mga kailangan akong gawin. Sure ka? Kahit sabihin kong nandun yung pinakamamahal mong si Cairo? Napabango nang wala sa oras si Daniela. Namimilog ang mga mata at ang anto kanina ay nawala na parang bula. Legit? Paano mo nalaman? Tanong niya. Ano ka ba? Alam mo namang malakas ang radar ko pagdating sa mga bilyonaryong yan. Alam mo bang may kabit yung kaibigan niyan? Wala akong pakialam sa kaibigan niya. Sigurado ka bang nasa club si Cairo mamaya? Oo nga. Tong babaeng to ayaw maniwala. May trust issues ka, be, ha? Pagdating sa'yo, meron. Gaga! O bakit? Hindi ko pa rin nakakalimutan yung pag-iwan mo sa akin last night sa club kasama ang siyakang lalaking friend mo. Sinabi ko naman sa'yong hindi ko siya type eh. Whatever. Puro ka nilang kasi Cairo. E masyadong babaero yun. Flagpole ako kaya ayos lang. Gaga ka talaga? Kaya ka hindi nagkaka-boyfriend ng matino dahil red flag enjoyer ka? Humagikik lang si Daniela. O ano? Sasama ka ba o hindi? Tanong ulit ni Stella. Oo naman, sasama ako. Si Cairo na yan, no? Tanga. Anyway, punta ka na lang doon ng 10 PM, alright? Okay, thanks. Masayang sagot ni Daniela bago pinutol ang tawag. Mabilis na kumilos si Daniela para maghanap ng damit kahit alas 10 pa naman mamayang gabi. Hindi niya mapigilang ma-excite. Si Cairo Aguilar ang bilyonaryong kinahuhumalingan ng labis ni Daniela. Suntok sa buwan pero umaasa pa rin siya na balang araw ay masusungkit niya ito by hook or by crook. Actually, marami siyang crush na mayayamang lalaki. Subalit ibang dating at epekto ni Cairo sa kanya. Pagdating kay Cairo parang handa niyang gawin lahat. OA man ang dating pero patay na patay talaga si Daniela kay Cairo. Die hard fan. Nga lang, hindi lang pagiging fan ang gusto niyang makamit. Iba talaga ang hatak mo kapag si Cairo yung asapan Daniela. Natatawang sabi ng isa sa mga kaibigan ni Daniela na si Ginger nang maaga siyang dumating sa club. Gumisi si Daniela. Of course. Where is he? Mamaya mo na siya hanapin, uy. Parang tanga ka naman. Angal naman ni Stella. Upo ka muna dito. Let's celebrate Kashika's achievement. Oh, congratulations nga pala, Kashika. Libre mo ba yung drinks tonight? Biro pa niya. Tumawa lang ang mahinhing si Kashika. Nang magsimula silang uminom ng shots ay hindi mapakali ang puwet ni Daniela. Palingalinga siya sa table. Sinitsek kung nasa malapit lang ba ang lamesa ni na Cairo. Uy Stella, sure ka bang nandito si Cairo? Tanong niya sa kaibigan. Anak ng tokwa naman bakla. Oo, nandito yun. Hindi ko makita. Malamang, kasi nasa counter yun. Paano mo nalaman? Nasa IG ni Maureen. Posted 5 minutes ago. Nandito sila sa club na to. At doon nga sa bar counter. Okay. Sagot ni Daniela at tumayo na. Girls, sorry. I'm out na. I need to rest early kasi may pasok pa ako tomorrow. Ha? Huwag muna, uy! Bukas na lang ulit if may time tayong lahat. Goodbye! Kashika, congrats ulit! I love you all, guys! Anya, bago binitbit ang dalang envelope at lumaya sa lamesang yun. Nagtungo siya kaagad sa bar counter. At tama nga si Stella. Nandun si Cairo. Nga lang, may kasama at kausap pa itong babae. Pero hindi na si Marina. Cairo, dapat talaga pumunta ka nung Friday. Ang saya-saya! Dinig ni Daniela na sabi ng babae habang pasimple siyang umuupo sa tabi ni Cairo. Gumisi si Cairo sa babae habang namumulang mukha at mapupungay na ang mga mata sa kalasingan. I had a business trip that time. Sorry. Sana sa sunod makapunta ka naman. Of course, honey. Of course. Nakangising sagot nito. Napairap si Daniela sa kalandian ni Cairo. Kilala kasi si Cairo bilang womanizer at kahit ganun, hindi naman natuturuan ni Daniela ang puso niya.
Pero sa mga ganitong pagkakataon, naiirita siya at nagsiselos. Wow, nagsiselos? May karapatan ka, sis? Wika ni Daniela sa sarili. Ilang saglit pang naghintay si Daniela na umalis yung babae. Nang umalis na nga ito, akmang may tatabi na naman sanang babae kay Cairo para kausapin ito. Pero inunahan niya na. Kinausap niya na si Cairo. Hi! Nakangiting panimula niya. Bumaling sa kanya si Cairo. Nanliliit ang mga mata dahil hindi siya kilala. Do I know you? Tanong pa nito. Not yet. Magpapakilala pa lang ako sa iyo ngayon. I'm Daniela. Daniela Almodovar. Taas noong sabi niya. Daniela, I like your name. Uminit ang pisngi ni Daniela. Thanks. Alam na alam talaga ni Cairo kung paano hulihin ang kilite ng mga babae. But Almodovar? That sounds familiar. Because we own most of the malls here in the Philippines. Sagot ni Daniela. Oh, really? Uh-huh. So, why are you alone here? Where are your bachelor friends? Tanong ni Daniela at umorder na ng drink sa bartender. Gumisi si Cairo at umayos ng upo habang pinagmamasdan ng magandang babae sa harap niya. Sa 10 babaeng lumapit sa kanya ngayong gabi, si Daniela na ang masasabi niyang sobrang attractive tingnan. Agaw pansin, yung mga nauna kasi normal lang ang mga itsura sa paningin niya kahit magaganda rin naman. Well, my friends fucked me up. Sagot ni Cairo. Hindi sila sumipot. Damn them. Gaganti ako. Hindi ko rin sila sisiputin 10 times. Tumawa si Daniela kahit nanginginig siya sa sobrang saya. Hindi siya makapaniwala ang kausap niya na nga talaga si Cairo. Buong akala niya magiging mahirap. Kung ganon, why are you still here? Naghahanap ka ng babae? Half-meant na tanong ni Daniela. Maybe I'm bored. And drunk? Dagdag niya. I'm not. Talaga? If you're not drunk, would you mind signing this? Sabay labas ni Daniela sa medyo malaking envelope na kanina pa hawak. What's that? Marriage certificate. Lakas loob na sagot niya. Tumawa si Cairo. Why are you pulling that out in front of me? You want me to sign it? If you're brave enough, then why not? Tumawa ulit si Cairo. Who will I marry then? Me. Why? Don't you like me? Nagpout pa si Daniela habang nagpa-puppy eyes. Namumungay ang mga mata. Hinaplos ni Cairo ang pisngi niya habang nakangisi. Of course. I like you, baby. Sagot nito. Then would you please sign it here? Nasaan yung ballpen? Mabilis na nilabas ni Daniela ang ballpen naman ngayon. Pagbigay kay Cairo, akala niya tatawa lang ito at sasabihing joke lang. Ngunit laking gulat niya nang mabilis itong pumirma. There, baby. Happy now? Thanks. Nagugulat na sambit niya. What if legal pala to? You're not scared? If it's you, baby, why would I be? Gisi ni Cairo. Pero alam ni Daniela, nalasing lang kasi ito. Hindi halos alam ang ginagawa. Kung hindi ito lasing, siguradong hindi ito pipirma. Ay! Tili ni Daniela nang puluputi ni Cairo ang braso nito sa kanyang bewang at hinigit siya palapit sa katawan nito. Cairo, bakit? Hindi ba may honeymoon dapat pagkatapos ng kasal? What? Nag-chuckle si Cairo. Why are you surprised? Hindi ka ready? Hindi naman. I'm ready, of course. But are you sure? Kasi ako, I won't hold back. Then don't. Wika ni Cairo bago siya siniil ng halik. Aware talaga si Daniela na lasing lang si Cairo nung gabing yun. Ngunit nang dalhin siya nito sa penthouse nito, ay sabik na inangkin. Hiniling niyang sana hindi na lamang ito lasing. Ay shit! Daing ni Cairo kinaumagahan. Masakit ang ulo. Dumilat siya at nakahinga ng maluwag na makitang nasa penthouse lang siya. Thank God! Bulong niya sa sarili. Good morning! Biglang bumangon si Daniela sa tabi niya na ginawang tapis ang comforter. Holy shit! Nanlamig ang mukha ni Cairo. Who are you? You don't remember me? Alam talaga ni Daniela na lasing lang si Cairo kagabi. Pero na-disappoint pa rin siya ngayon. Gaga ka kasi.
Alam mo namang lasing yung tao. Inutupa. Tumikim si Cairo at pinasadahan ng kamay ang magulong buhok. I know, of course, honey. Bawi niya nang maalalang major turn-off sa babae kapag di sila kilala ng lalaki kinabukasan. Asshole si Cairo pero hindi siya ganun kagago para manakit ng damdamin ng babae. Umirap si Daniela. Kitang-kita na nagsisinungaling siya. Magpapanggap ka pa. Hindi ka po magaling na artista. Napakamot na lang ng ulo si Cairo. I'm leaving. Nakasimangot na wika ni Daniela. Wait up! I'm sorry. Wala akong maalala kagabi. Wala kang maalala? Oo, wala. Like, nothing at all? Napakunot ang noo ni Cairo. May dapat ba akong maalala? Umirap muli si Daniela bago kinuha ang envelope na nakapatong sa bedside table. Here, you signed this last night. What is this? Basahin mo. Marriage what? Gulat at litong tinitiga ni Cairo si Daniela. Marriage certificate? Yes, and you signed that last night. Oh! Kabadong tumawa si Cairo. Wait a minute, are you sure? Mukha bang hindi ako sure? May nangyari na nga sa atin. And check your signature there. Mukha bang kaya kong gayahin yan? Parang kinalahig ng manok. Napakurap-kurap si Cairo at namutla. Umagalpak tuloy si Daniela. You suddenly look so pale. That's fake. Walang witness and even efficient. Napaawang ang labi ni Cairo at muling tinitigan ang papel. Wala nga. At saka as if magiging legal dokumento. Pwede ba yun? Ikasal sa club at lasing ang groom. Hindi niya sure kung pwede yun. Nakahinga ng maluwag si Cairo. Tawang-tawa naman si Daniela. Shut up, miss. Hindi nakakatawa. Wika niya dahil hindi talaga siya natutuwa. Your face was epic. Bumuntong hininga si Cairo. Pagkatapos ay ngumisi na rin. What's your name? Offended, tumigil sa pagtawa si Daniela. You jerk! I'm asking because I'm too drunk to remember. Never mind, I'm going. Wait, miss. Magpapabili ako ng clothes mo sa sekretary ko. You can take a shower here. Tumigil si Daniela sa pagbangon at nagtaas ng kilay. Why? Wala ka bang damit na mga babae mo dito? I don't bring women here. This is my personal space. Bumilis ang tibok ng puso ni Daniela. Then why did you bring me here? I don't know. Maybe because you're too beautiful. Malambing sagot ni Cairo kahit iniisip din kung bakit nga ba. Hindi na hinintay pa ni Daniela ang pagdating ng sekretarya ni Cairo. Malilate na kasi siya sa trabaho kaya umalis na rin siya kaagad. Ganun lang pagkatapos papirmahan ng fake marriage certificate na ipagmamayabang niya sa mga friends niya. At pagkatapos makipaglaro, umalis na siya. Lutang tuloy siyang sumakay ng elevator. Hindi makapaniwala na nagalaw siya ng ultimate crush niyang bilyonaryo. Feeling tuloy niya, buong taon na siyang masaya. OMG! I'm sorry po! Bulalas niya. Dahil sa sobrang lalim ng iniisip, hindi niya namalayang may papasok na dalawang babae sa lift habang palabas siya. Isang kaedaran niya lang at isang medyo matanda na. Parang nasa edad 50s. Okay lang, sabi ng mas batang babae at nag-squat para pulutin ang mga nahulog na brown envelope. Maging ang kay Daniela ay nalaglag din. I'm sorry po talaga. Mas lalong na-guilty na ulit si Daniela at nag-squat na rin para tumulong sa pagpulot. Nang mapulot na lahat ay tumayo siya at hiyang-hiyang tumingin sa ginang. Ngunit ngumiti ito. Ayos lang, iha. Malambing ang boses na sagot nito. Sa pananamit, postura at paraan ng pagsasalita, alam agad na mayaman ang matanda at ang batang babae naman ay tila sekretarya nito. Eto miss, abot ng babae kay Daniela na isang envelope. Thank you po. Sorry ulit, sabi ni Daniela at lumabas na ng elevator habang paulit-ulit yumuko. Umiti lamang ang ginang sa kanya hanggang sumarado na ang elevator. Are you sure my son is in his penthouse? Malumanay na tanong ng ginang sa mas batang babae habang nakasakay sa elevator. Yes, Mrs. Aguilar. Tinawagan po ko kanina ng anak nyo. At nagpabili ng damit pambabae? Yumuko ang babae na siyang sekretarya talaga ni Cairo.
Yes po. Sino naman kaya ang babaeng yun? Hindi ba't hindi naman nagdadala ng babae si Cairo sa kanyang penthouse? That woman must be special. I want to meet her. Sana lang ay hindi pa nakaalis ang babaeng yun. May ngiti sa labing sabi ni Mrs. Aguilar. Pagdating nila sa penthouse, saktong kakatapos ng maligo ni Cairo. Mom, bakit nandito kayo? Gulat na tanong nito. Bawal bang bumisita sa iyo, iho? No, of course, Mom. Pwede. I just didn't expect you to see here. Sabay lingon ni Cairo sa babaeng sekretarya. Ito na po yung mga pinabili niyo, sir. Thanks, Sasha. Cairo, where is she? Nagpalingalinga si Mrs. Aguilar. Who? Ang special woman mo. Where is she? Did she leave already? Napa-facepalm si Cairo sa pagiging chismosa ng ina. Mom, nakaalis na siya. And stop asking, please. How can I? You don't bring women here. That woman must be special. What's her name? Are you going to marry her? Biglang natawa si Cairo sa pagmensyon ng ina sa word na kasal. Naalala niya ang biglang kahibangan ni Daniela. Stop being nosy, Mom. Magluluto ako ng breakfast. Kumain na po ba kayo? Tanong ni Cairo at naglakad na patungo sa kusina. Bumuntong hininga si Mrs. Aguilar. Ang batang to talaga. Kailan ka ba mag-aasawa? You're not getting any younger, anak. Gusto na rin namin ng papa mo na magkaapo. I am not yet ready, Mom. Well, magpakilala ka man lang ng at least girlfriend. Yung babaeng dinala mo dito. Is she your girlfriend? No, asawa ko siya. Sabay tawa ni Cairo. Nahihibang tuwing naaalala ang marriage certificate. Naiirita siya kanina pero ngayon, natatawa na lang siya. First time ba naman na may mag-prank sa kanya ng ganun? Walang kahit sinong babae ang sumubok na i-prank siya ng ganun kalala. Tipong hihimatayin na siya sa sobrang gulat. Cairo naman. Sinimangutan ni Mrs. Aguilar ang nagbibirong anak. Nagpaalam na ang sekretaryang si Sasha nang tuluyan nang nakapasok ng kusina si Cairo. Samantalang naiwan naman si Mrs. Aguilar doon sa living room. Exaggerated na bumuntong hininga ulit ang ginang bago napadpad ang tingin nito sa ilang mga envelope na dala ni Sasha kanina. Hindi alam ni Mrs. Aguilar kung bakit ngunit para siyang na-hypnotize at kinuhang isang naroon. Nanlaki ang kanyang mga mata. What is this? Marriage certificate? Mom, kumain ka na nga o hindi pa? Biglang lumabas ng kusina si Cairo kaya dali-daling binaba ni Mrs. Aguilar ang envelope at itinago sa likod. Napakunot naman ang noo ni Cairo sa pagtataka. Are you okay? Takang tanong ni Cairo. Yes, I'm okay. Sige na, mauna na ako iho ha. Ha? Hindi kayo kakain dito? Kumain na ako. Enjoy your meal, sabi ni Mrs. Aguilar bago tumalikod at nagmamadaling sumakay ng elevator. Pagdating doon ay nanginginig sa excitement na tiningnan niya ulit ang papel. Yon ang marriage certificate na bitbit ni Daniela kanina. Ibig sabihin ay maling envelope ang naibigay ni Sasha kay Daniela. Oh my goodness, is this true? Hindi makapaniwalang sambit ni Mrs. Aguilar. Daniela Almodovar. Basa niya pa sa nakasulat na pangalan sa wife. Suminghap si Mrs. Aguilar pagkatapos ay tinawagan ng sariling sekretarya. Hello, Luis. I need you to find someone. Ngiti-ngiti na wika niya. Bagaman mukhang legit ang certificate, alam ni Mrs. Aguilar na peke lang yun dahil walang witness at officiant na nakalagay. Subalit may isang bagay ang nagpapakuryos sa kanya ng todo-todo. Bakit may pirma ang anak niyang si Cairo doon? Maging ang pangalan ng babae ay may pirma. Kaya naman alam niyang hindi lang yung simpleng certificate. Samantala, pag-uwi naman ni Daniela ng bahay ng mga magulang niya mula sa trabaho, hinanap niya agad kung saan niya nilapag yung envelope na naglalaman ng certificate. May sariling condo siya, pero mas malapit kasi itong bahay ng mga magulang niya sa pinagtatrabahuan niya, kaya dito siya naglalagi pag may pasok. Nasaan na ba yun? Bulong ni Daniela habang naghahanap sa kwarto. Hanggang sa nakaabot na siya sa living room sa paghahanap. Manang, may nakita ba kayong brown envelope na pakalat-kalat dito? Ay wala po, ma'am. Saan niyo po ba nilapag? Ayan kasi, ma'am. Ilang ulit ko na kasing sinabi sa inyo na di dapat nilalapag kung saan-saan yung mga gamit niyo eh.
Wow, Manang. Nagtanong lang naman ako. Bakit may kasamang pangangaral? Wika ni Daniela. I'm sorry po, ma'am. Ito ba ang hinahanap mo, Daniela? Boses ng papa niyang kakalabas lang ng office nito sa ground floor lang din. Napalingon si Daniela sa ama at nanlalaki ang mga mata niya nang makitang hawak nito ang marriage certificate niya. Papa, nasa inyo pala yan. Ako ang nagbigay niyan sa kanya, iha. Bigla ding lumabas ng opisina si Mrs. Aguilar na malawak ang ngiti. Natigilan si Daniela. Sino po kayo? Takang tanong niya. Hindi mo ba ako maalala, iha? We met this morning sa Sky High Tower. Hindi ba ikaw yung babaeng galing sa penthouse ng anak kong si Cairo? Napakurap-kurap si Daniela. Opo. Kayo po yung nasa elevator, tama? Ano pong ginagawa niyo dito? Gumiti si Mrs. Aguilar at hinawakan ang mga kamay niya. Pack your things now. Sa penthouse ka na ng anak ko titira. Po? Daniela. Seryoso at istriktong tawag ng kanyang papa. Nagpakasal ka nang hindi nagsasabi sa amin. Ha? Nagpakasal ako? Gulat niyang tanong pabalik sa ama. Nakaturo pa sa sarili. Kumunot naman ang noon ng papa niya, samantalang tumawa si Mrs. Aguilar. Ikaw talaga, Daniela. Mapagbiru ka talagang bata. You married my son last night, right? Anito. Sino po yung son na tinutukoy niyo? Cairo Aguilar. Namilog ang mga mata ni Daniela. Kayo po yung mama ni Cairo? Yes, iha. I'm sorry, hindi ako agad nagpakilala. I'm just so excited. Nakangiting sabi nito. Namangha si Daniela at saglit nakalimutan ang pinag-uusapan nila. Gandang-ganda siya sa mama ni Cairo. Kaya naman pala sobrang gandang lalaki nito. Sobrang ganda rin pala kasi ng nanay. Pack your things now! Bahagya siyang itinulak ni Mrs. Aguilar sa sobrang excitement. Tumikim ang papa ni Daniela. Excuse me for interrupting, Mrs. Aguilar, but I want to talk to my daughter first. Dahil hanggang ngayon ay nagugulat pa rin ako na nagpakasal siya without telling us. Nagpakasal ako? Ulit na naman ng litong si Daniela. Bakit ka ba parang nagugulat? Eh nandito na nga yung ebidensya. Paggalit na wika ng papa niya at itinaas muli ang marriage certificate. Wait lang. Hindi naman yan totoo, papa eh. Misunderstanding ba to? Hindi yan totoo. This is registered, Daniela. Registered? Gulat na sambit niya bago kinuha muli sa ama ang papel. At nang makita nga ang mga nakasulat ng malinaw, halos dumuwa ang mga mata niya. May witness na kasi doon at pangalan ng officiant. Pareho ding may pirma. Paano nangyari yun? Paano nyo nasabing registered to, Papa? Imposible! Mrs. Aguilar here checked it. Registered na. At nang tumawag ako sa LCR, sinabi rin sa akin na nakarehistro nga. Nalaglag ang panga ni Daniela. Ibig sabihin, kasal na ako kay Cairo? Paano nangyari yun, Papa? Bakit ako yung tinatanong mong lintik ka? Napahilot ng sentido si Mr. Almodovar. I can't believe you did this to us. Nagpakasal ka nang hindi sinasabi sa amin ng mama mo. Ano na lang ang magiging reaksyon niya ukol dito? Hindi na nakapagsalita pa si Daniela sa labis na gulat. Samantala, malawak naman ang ngiti ni Mrs. Aguilar. Siya kasi ang may pakana ng lahat. Siya ang nagparehistro ng kasal. Ginamit niya ang mga koneksyon niya para mabigyang bisa ang marriage certificate ng dalawa. At para naman sa witness at officiant, siya rin ang may kagagawa nun. Ginawa niya ang lahat ng posibleng paraan para lamang magkatotoo ang kasal ni Daniela at ng anak niyang si Cairo. Mom, what the hell is this? Si Cairo naman ang hindi makapaniwala ngayon matapos malaman ang nangyari. Nasa harapan niya ang nakangiting ina at ang kabadong asawa, si Daniela, sa loob ng kanyang penthouse. What's wrong, anak? Hindi ako ang may kagagawan niyan. Stop it, Mom. Walang posibleng gumawa nito kundi ikaw lang. Iritadong putol ni Cairo sa ina. Iho, bakit niyo ako pinangunahan sa ganitong bagay? Ano bang masama? Ikaw naman ang pumirma sa marriage certificate na yon. Pinarehistro ko lang. Mom, joke lang yung certificate na yon. Joke?
Well, son, marriage is not a joke. Hindi nyo dapat ginagawa-gawang biro yun. You should be serious. Napadaing si Cairo. That's ridiculous. You are turning 30 next month. What else are you waiting for? Eh di sana man lang hinayaan nyo akong makapili ng mapapangasawa ko. Napatingin si Daniela kay Cairo nang marinig yun. Umiwas naman ang tingin si Cairo. Anong problema kay Daniela? Daniela here likes you so much, ani ni Mrs. Aguilar. Tita, nagulat na pigil ni Daniela. Nakita ko ang kwarto niya kanina. Punong-puno ng mukha mo. She's the one suited for you. Kung pwede lang magpalamon sa sahig o maglaho na parang bula, ginawa na ni Daniela dahil sa labis na kahihiyan sa mga sinasabi ni Mrs. Aguilar. She's sweet, intelligent, and kind. Anong hindi mo gusto sa kanya? Hindi sa hindi ko siya gusto. Hindi ba ako wife material? Singit ni Daniela. Hindi napigilan ang sarili. Marunong akong magluto, maglaba, magplansya, maglinis. O anak, marunong naman pala sa lahat. That's not my point. Frustrated na napapikit si Cairo. Iho, okay, I'm sorry kung nagdesisyon ako para sa'yo. Concern lang kami ng dad mo. Even dad? Kasalin dito? Yes. Concern lang naman kasi kami sa'yo, anak. Dahil nasisipag-asawa na yung mga kaibigan mo. Samantalang ikaw mukhang wala kang balak. Puro ka party at kung sino-sino mga babae ang nalilink sa'yo. Lahat naman pinabubulaanan mo. May wala ka pang girlfriend na ipinakilala sa amin. Tell me, son, are you gay? What? No, I'm straight. Then what's the matter? The matter is you just literally wed me off to someone I barely knew. Then bakit ka pumirma ng certificate kung hindi mo naman pala kilala to? I told you, Mom. Biro lang yun. Eme-eme, kalukuhan. Ay, enough. I won't listen anymore. Daniela will be living with you here from now on. So it's better if you get to know each other kung hindi nyo pa kilala yung isa't isa. This is the consequence of what the two of you did. Kinausap ko na din ang parents ni Daniela and both of them agreed this punishment. Hindi makapaniwalang pinagmasdan ni Cairo ang ina. Samantalang si Daniela naman, hindi alam kung matutuwa pa o ano. Basta ang alam niya lang, kinikilig siya kapag naiisip niyang legally, asawa niya na si Cairo. Sa isang iglap, ang pangarap ko. Sa isip-isip na sabi ni Daniela, subukan mo muna, iho, alright? Kumbinsing muli ni Mrs. Aguilar sa anak. Kung hindi kayo mag-work na dalawa, edi file a divorce. Simple as that. Mom, walang divorce dito sa Pilipinas. Oh, well, my bad. Then just love each other na lang, okay? Mom! Daniela, iha, ikaw nang bahala sa anak ko, ha? Kapag matigas ang ulo, huwag kang magdadalawang isip na batukan. Pero mabait naman ang lalaking to. Sweet and bolero. Opo, tita. Ngiting-ngiting sagot ni Daniela. Mom, you're not leaving yet. Goodbye! Wika ni Mrs. Aguilar at lumabas na ng pinto. Nalaglag ang panga ni Cairo at ilang segundo bago binalingan si Daniela na nakangiti habang nakatingin pa rin sa pinto. Sakalang nawala ang ngiti nito nang lumingon sa kanya at nakita ang madilim niyang mukha. Magluluto na ako ng dinner. Palusot sana ni Daniela pero mabilis na siyang naharang ni Cairo. You're not going anywhere. This is all your fault. Sisi ni Cairo sa kanya. Wow! Ako lang? Of course! Sino bang may pakana ng marriage certificate na to? Well, malay ko bang makukuha yun ng nanay mo at pag-iinteresan niyang iparehistro? At saka ako lang talaga? Ang may kasalanan? Hello! Face the reality! Kung hindi ka sana kasi playboy or womanizer, edi sana hindi naging desperate yung parents mo. They wouldn't be selling you off. Humanizer? Playboy? Yun talaga ang narinig ni Cairo. O bakit? Itatanggi mo. Hindi ganitong inaasahang mangyari ni Daniela na magtatalo sila ni Cairo. Pero bahala na. Umigting ang panga ni Cairo bago mumisi kahit di talaga natutuwa.
This womanizer right here is the one you made to sign a marriage certificate. Paalala nito sa kanya. I did not force you. I only asked you. 2 times. Nagpautu ka naman. So why did you even make me sign that paper? Ngayon ko lang naisip. Nakapangdududa nga. What's that for? Ha? Nung una, I find it funny and cute. Pero ngayong nangyari ito dahil sa papel na yun. I don't know what to react anymore. Kasabot ka ba ng mama ko dito? Did she tell you to do this para manatili na ako? Anong ibibigay niyang kapalit ngayon sa'yo pagkatapos nito? Hindi na napigilan ni Daniela na sampalin si Cairo. Sa sobrang lakas ng sampal, napabaling pa sa gilid ang mukha ng binata. Shit! Mura ni Cairo at nanlilisik ang mga matang tinitigan siya. You have no right to slap me. And you have no right to accuse me of anything. Hindi ako kasabot ng mama mo. Bakit ko sa inyong dalawa? Wow! So, para saan nga yung certificate na yon, ha? None of your business. That's my business now. Kita mo? Biglang kasal na ako sa'yo dahil sa pesting papel na yon. Biglang nakaramdam si Daniela ng guilt. Pakiramdam niya, kasalanan niya talaga ang lahat. Pero hindi niya naman ginustong ganito ang mangyari. We, sure ka? Biglang sabi ng puso niya. Matagal mo na kayang pangarap na maging asawa yan. Kahit dito pinlano, natutuwa ka pa rin deep inside. Gaga ka. Napapikit si Daniela ng mariin. Okay, fine. I'm sorry. Pero God knows hindi ganito yung plano kung papirmahan ko yun sa'yo. For fun lang talaga yun. Just to have something to flex to my friends. Great! Para pang flex. Ginulo mo yung buhay ko. Nice one! Sarcastic kong sabi ni Cairo. Umirap si Daniela. Hindi ko alam kung paano napunta sa mama mo yun. I swear. She went to our house earlier and talked to my dad. Doon ko nalaman na nirehistro niya pala yun. I didn't even know she was the one behind it until you said so. Marahas na bumuntong hininga si Cairo. Napasabunot ng buhok. Stress na nangyari. But to be honest, I'm not surprised your mom did this. Bakit nga ba ayaw mong magpakasal, ha? You're rich enough to start a family. I don't think money will ever be a problem for you. Hindi dahil sa kaya ko naman. Pwede na, Daniela. I'm not ready for that yet, mentally. Or maybe dahil hindi ka na makakapambabae kapag nakatali ka na. Bumisi si Daniela kahit naiirita siya sa kaisipang yun. Bumisi pabalik ng nakakaloko si Cairo. Well, you can say that. Asshole. Umiling si Daniela at umalikod na nang maisip na wala nang kwentang makipag-usap sa bilyonaryong playboy. Ngunit pinigilan siya ni Cairo. Where are you going? Hindi pa tayo tapos mag-usap. We are still going to talk about our setup. Ay, may ganun? Ano pa nga ba? Walang divorce dito sa Pilipinas, so we have to think of another way to make this marriage void. Or maybe file an annulment. But I know it won't be that easy. Annulment? Sambit ni Daniela. Yeah. Napakurap-kurap si Daniela. Maghihiwalay sila. Oo nga naman eh. Yun naman talaga ang dapat na kahahantungan ng lahat kasi sinet up lang naman sila ng mama ni Cairo. Hindi gusto ni Cairo ang kasal nilang dalawa. Si Daniela lang ang may sikretong gusto kay Cairo. But in the meantime, sige. I will let you live here. Kasi wala pa talaga akong time para asikasuhin ang tungkol sa kasal nating to. I have lots of work to do. Okay, pero pwede bang gampanan ko yung role ko bilang asawa mo habang kasal tayong dalawa? Hirit ni Daniela. Naningkit tuloy ang mga mata ni Cairo. Bakit? Wala lang. Bawal ba? Hindi na wala ang paniningkit ng mga mata ni Cairo. Manghihinala. Kinakabahan naman si Daniela at napaiwas ng tingin. Doon na tumaas ang kilay ni Cairo at naalala ang pinagsasabi ng ina kanina. Oh, may gusto ka nga pala sa akin, sabi ni Mama. Ngumisi si Cairo. Huh? Pinagsasasabi mo. Hiyang-hiyang tanggi ni Daniela. Tumangu-tangu si Cairo na tila ba'y natanto ngayon lang. Oo nga no. Come to think of it. Hindi mo naman ako lalapitan sa club kung hindi mo ako gusto. You won't be doing this first move either. At yun din siguro yung isang dahilan, kaya pinapirma mo ako sa marriage certificate na yun.
because you like me. You want me to be your husband kahit sa isip mo lang. Ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. Hindi ba sabi kong pang-flex ko lang yun? Come on, there's nothing to be ashamed of anymore. Asawa mo na ako ngayon. Hindi tayo dapat nagtatago ng sikreto sa isa't isa. Diba? Nanunudyo ang boses na sabi ni Cairo. Umirap lang si Daniela kahit nang aapoy na sa init ang mga pisngi niya. Saka kanina parang tuwang-tuwa ka pa na ikinasal ka sa akin habang kinakausap ako ni Ma'am. Imagination mo lang yun. Hindi alam ni Daniela kung bakit niya talaga tinatanggi. Iniluluhuran niya nga ang mga larawan nito sa kwarto niya at sinasamba. Siguro dahil sa takbo ng usapan nila, hindi niya pwedeng aminin yon dahil nakakahiya. Naging maayos ang takbo ng setup ni na Daniela at Cairo sa mga sumunod na araw. Kaya lang puro naman sila bangayan. Hilig ni Cairo na asarin at pikunin si Daniela dahil para sa kanya. Kasalanan talaga ng dalaga ang lahat ng nangyari at hindi siya nakakalimot. May galit siya dito pero hindi sa point na kinasusuklaman niya ito. Marunong ka ba talaga magluto? Pagalit na tanong ni Cairo kay Daniela habang sabay silang nag-aagahan. Bakit? Anong problema? Takang tanong ni Daniela. Bakit ang asim masyado nito? Ano to? Paksiw? Anong paksiw? Hindi yan paksiw. Eh bakit ang asim? Nakangiwing tanong ni Cairo. Mas gusto ko kasing maasim yung sabaw kaya ganyan. Well, maiba rin kumakain ang niluluto mo. Kaya dapat, nagiging considerate ka. Umirap si Daniela. Aba, pasalamat ka nga pinagluluto pa kita. Di yung nagre-reklamo ka pa. Paanong hindi ako magre-reklamo? Eh sobrang asim nga nito. Maalat pa. Kung ayaw mo nito, edi wag. Wika ni Daniela at hinila ang mangkok para dalhin ulit sa kusina. Kahit kasi lagi silang nagbabangayan, ginagawa pa rin ni Daniela ang role niya bilang sweet wife and caring wife kuno. Siyempre, pangarap niya to. Palalampasin niya pa ba? Tsaka nung gabing ding yun, 2 weeks ago, naisip niyang time niya na rin ang pagsasama nila ngayon para gawin ang best niya na mahulog si Cairo sa kanya para hindi na sila maghiwalay. O diba? Mindset. Pinaghahanda niya ng breakfast si Cairo. Pinagpapack ng lunch at hinihintay sa gabi. Sabay sila kung kumakain. At habang kumakain, nagbabangayan. Kung hindi nga lang sila nagtatalo, iisipin na talaga na makakakita sa kanila na loving husband and wife sila pareho. Yun nga lang, hiwalay sila ng kwarto sa penthouse. Kahit pa may nangyari naman na sa kanila. Naglapag din ng rules si Cairo kay Daniela na syempre pinagtalunan muna nila ulit bago na finalized. Ang daya naman, bakit may curfew ako? Kunwaring reklamo ni Daniela, kahit ang totoo ay kinikilig talaga siya. Kasi naman iniisip niyang mahal siya ni Cairo at ayaw nitong magpapagabi siya, kaya binigyan siya ng curfew sa penthouse. Ang sweet na ba ng asawa ko? Wika pa ni Daniela sa isip niya. Ayokong kapag tulog ako, ay busy sa trabaho at maestorbo ako sa ingay mo. Nakahalukip-kip na sabi ni Cairo. You should be home before 11 p.m. or else I'll kick you out. Isusumbong kita kay tita. Eh di isumbong mo. Gusto mo samahan pa kita. Nanghahamon na sagot ni Cairo at lumapit pa sa kanya para mag-intimidate. Halikan kita dyan eh. Bulong ni Daniela. What? Wala. Sabi ko, gwapo ka. Pero bingi naman. Sumama lalo ang tingin ni Cairo kay Daniela. Ngumisi naman si Daniela. Minsan, may mga pagkakataon ding ganito. Natalo si Cairo sa bangayan nila. Hey! Nabalik ang utak ni Daniela sa present time nang biglang hinawakan din ni Cairo ang mangkok para pigilan ang pag-alis niya. Wala na akong time para hintayin pang sunod mong iluluto. Wika ni Cairo. Umuwi si Daniela. Sino nagsabing lulutuan kita ulit? Hindi na ano, manigas ka dyan. Daniela! Sinubukan ulit ni Daniela na hilahin ang mangkok. Ngunit hinawakan naman ngayon ni Cairo ang kamay niya, dahilan para mabilis siyang manghina. Ganun kalala ang epekto sa kanya ng asawa. Kakainin ko na to, okay? Gutom ako. Wika ni Cairo. Kainin mo na lang din ako. Wala sa sariling sabi ni Daniela. Ha? Sabi mo ayaw mo. May magagawa pa ba ako? Nakasimangot, inagaw ni Cairo ang mangkok at sinubukang ulit uminom ng sabaw.
Napangiti naman si Daniela habang pinagmamasdan ng asawa. By the way, tumigil sa pagkain si Cairo at tinitigan siya kaya mabilis niyang inalis ang ngiti niya sa mukha. Ano? Tanong niya. Are you free later? 7 PM. We're going to attend an event. Weh, kasama ako? Niyayaya mo ba ako bilang date mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Daniela. Obviously. Why? Do you want me to ask someone else? Pwede naman. What? No! Ako ang asawa mo kaya syempre ako dapat. Asawa ha? Umisi si Cairo at dumukwang sa lamesa para maglapit ang mukha nila. Magkaharap sila ngayon. So, mom is right. You like me. Totoo rin bang marami akong pictures sa kwarto mo? Sa bahay ng mga magulang mo? You're fantasizing about me? Uminit ang pisngi ni Daniela. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Maghahanda na ako. Anya sabay tayo. Pinabili ko na ang sekretary ko ng mga dress na pwede mong suotin. Nasa kwarto mo na. Check mo na lang. Choose whatever you want to wear. Wika ni Cairo bago nagpatuloy sa pagkain. Mumingiwi pa rin sa asim ng sabaw. Mabilis na natungo si Daniela sa kwarto at nakita nga dun ang 5 dress. Medyo nahirapan pa siyang pumili dahil lahat magaganda. Pero sa huli, pinili niya ang white Priyanka strapless satin gown na nagkakahalaga ng 27,000 pesos. May price tag pa kaya nalaman niya kung magkano. Gosh, this is perfect! Bulong ni Daniela habang pinagmamasdan ng sarili sa salamin. Bagay na bagay sa kanya. Napaka-elegant at expensive tingnan. Daniela, baka gusto mong bilisan dahil malilit na tayo. Nakasimangot nakatok ni Cairo sa pinto. Heto na, palabas na. Sigaw niya bago pinulot ang white purse at lumabas ng kwarto. Next time, I'll make sure someone's going to prepare you para hindi ka na nagtataga. Natigilan si Cairo na makita na ng mabuti si Daniela. Aware siyang sobrang ganda ng babae noon pa man. Kaya nga in-entertain niya ito. Pero hindi niya akalain na mas lalo pa itong gaganda kapag nakaayos ng todo. Sa sobrang gulat, speechless bigla si Cairo. What? May mali ba? Hindi ba to bagay para sa event? Kabadong tanong ni Daniela. Dinilaan ni Cairo ang pang-ibabang labi. No, you actually look great. So stunning that I suddenly just want to cancel our night and tuck you into bed, naked. Cairo, bastos! Gumisi si Cairo at hinila si Daniela palapit. Ang kamay ay nasa likod ng dalaga. You know what? Damn it, let's just cancel this. As if papayag ako. Tumigil ka! I'm on my period. So, kung wala kang period, papayag ka. Namula ng sobra ang mukha ni Daniela. Pagkatapos ay binatukan niya si Cairo. Ouch! Why did you do that? Sabi ng mama mo, batukan daw kita minsan. You pervert. As far as I can remember, you are my wife, Daniela. Normal lang naman sa mag-asawa na gawin yun minsan, diba? Gumisi ulit si Cairo. Ngayon talaga natin to pag-uusapan? Hiyang-hiya na sabi ni Daniela. Humalakhak si Cairo. Alright, alright. Mamaya na lang pag-uwi. Tapos gawin na rin nating... Muling binatukan ni Daniela ang asawa bago siya nagpatiuna na sa paglabas. Hindi na alam kung tama ba talagang desisyon niya sa lahat ng to. Pagdating nila sa event, fortunately, hindi pa sila ganun kalit. Nakita ni Daniela ang iilang mga kakilala at kaibigan niya. At ganun din si Cairo, kaya nagdesisyon silang maghiwalay muna. Sinong kasama mo? Mag-isa ka lang? Tanong ni Stella sa kanya. Ngumiti si Daniela. No, I'm with Cairo. You're with whom? Cairo Aguilar? OMG girl, really? Nagtagumpay ka sa paglandi mo sa kanya? Tanong na Ginger. You can say that. Sabay bungis-ngis niya. Grabe ka talaga. But I told you he's a playboy. Kapag umiyak at nasaktan ka dahil sa kanya, huwag kang lalapit sa akin ha. Sabi naman ni Stella. Kinagat ni Daniela ang pang-ibabang labi. Iniisip kung sasabihin niya ba ang totoo sa mga kaibigan. Sure kang date mo siya? Eh bakit parang iba yung kadate? Natatawang sabi ni Kashika. Binalingan ni Daniela kung saan tumitingin si Kashika. At doon, nakita niya si Cairo na nakikipagtawanan sa isang maganda at sexy na babae. Nawala ang ngiti ni Daniela.
Excuse me, girls. Kunin ko lang yung date ko. Taas noong paalam niya. That's right, girl. Go for it. Cheer ni Ginger. Hindi agad napansin ng dalawa ang paglapit ni Daniela. Kinailangan niya pang hawakan sa braso si Cairo para makuha ang atensyon nito. At medyo nairita siya doon. Daniela, you done? Tanong ni Cairo. Oo, pero mukhang ikaw hindi pa. Peke ang ngiting sabi niya. What do you mean? Umalis na ang babae sa harapan nila pero hindi pa rin nawawala ang pagtataray ni Daniela. Kinakabahan siya at nai-insecure. Siguro dahil alam niyang hindi naman siya mahal ni Cairo. Pinakamasakit na katotohanan. Wala ba sina Sola? Tukoy niya sa pinsan. Nasa bakasyon sila ni Michael kaya hindi sila nakarating. Tinitigan ni Cairo si Daniela. Kanina okay naman ang mood nito. Bakit kayon parang tahimik at mataray na? Cairo! Bro! Napalingon si Cairo at Daniela sa lalaking dumating. Si Oliver Gomez. Kilala ito ni Daniela bilang kaibigan ni Cairo. I thought you're going to ditch this again. Nice seeing you, changing your mind. Sabi ni Oliver kay Cairo. Lumisi si Cairo. Like I have a choice. I have a woman for you. You wanna meet her? She's gorgeous as fuck. Naniga si Cairo sa kinatatayuan sa sinabi ni Oliver. Samantala, nagkasalubong naman ang ilay ni Daniela nang marinig yun. Excuse me? Wika ni Daniela sa isip. Humalakhak si Cairo at hinapit ang bewang ng asawa. Sorry, I have a date tonight. Oh, sorry. Sorry, miss. Hindi kita napansin. Wika ni Oliver. Okay lang. Peke ang ngiting sagot ni Daniela. Kahit gusto niya talagang suntukin ito sa mukha. Lumapit si Oliver kay Cairo at bumulong. Ano, Cairo? She's a date or you know? Para namang hindi mo pa nagawa to. Natatawang sabi ni Oliver. Kaya lang, narinig pa lang din ulit yun ni Daniela. Nag-init ang buong mukha ni Daniela sa sobrang galit. Naramdaman naman yun ni Cairo. Akmang magsasalita na sana si Cairo para sabihan ng kaibigan nang mauna na si Daniela. Excuse me, hindi ako simpleng date lang ni Cairo. I'm his wife, Anya. Wala silang napag-usapan ni Cairo kung hindi ba pwedeng ipagkalat na kasal na sila. Pero disrespected masyado si Daniela para isipin pa yun. Kahit pa set up lang ang sa kanila ni Cairo. Ha? Tumawa si Oliver. Bro, I can't believe nagdala ka ng baliw. Anong sabi mo? Gagawa na sana ng eksena si Daniela. Pero maagap sang niyakap ni Cairo palayo sa kaibigan. Daniela, calm down. Ayoko. Sasakalin ko muna yung kaibigan mong walang galang. Tumawa ulit si Oliver. Hindi pa rin nakakaramdam. Miss, date ka lang. Don't act like someone so important. Hindi ikaw ang unang babaeng nagsabi na asawa sila ni Cairo. Cairo, I told you already. Nakapagkukuha ka ng date. Sa akin ka lumapit. Nagtiimbagang si Cairo. Shut the fuck up, Oliver. Nagsasabi lang ako she's telling the truth. She's my wife. Mariing sabi ni Cairo. Matalim na ang tingin sa kaibigan. Nanlalaki ang mga mata ni Oliver. Maging ang ibang tao ay narinig yun, kaya napabaling na ang lahat sa kanila. Wife? Kasal na si Cairo? What the? Is that true? No! No way! Nagbubulong-bulungan ang mga tao habang binibigyan ng judgmental na tingin si Daniela. Nahiya naman si Daniela, pero naalala niyang hindi siya dapat mahiya. Dapat maging proud siya. Kasi yes, siya ang asawa ni Cairo Aguilar. Walang iba. Hinila na ni Cairo si Daniela palabas ng function hall. Tumigil lang sila nang nasa hallway na walang katao-tao. I'm sorry for what Oliver has said. Bumuntong hiningang sabi ni Cairo. She's an asshole. Hindi pa ako kailanman na-offend ng ganito ng isang tao. Baliw? Ako? Sa ganda kong to? Galit na galit na wika ni Daniela. Hinawakan ni Cairo si Daniela sa braso para pakalmahin. Pero hinawi lamang yun ni Daniela. Ngayon ko lang nalaman na may mas asshole pa pala kesa sayo. Nagkasalubong ang kilay ni Cairo. I'm not an asshole. Oh yes you are. Entertaining girls while I'm on a few meters away. Really Cairo? Bitter niyang saad. I am not entertaining Krisha. Nagtanong lang siya. Sana nilugar mo yung pagiging playboy mo.
I want to fuck you, Manila. Mas lalong namula sa galit si Daniela sa pagiging pilosopo ni Cairo. Kailan niya ba makakausap ng matino ang lalaking to? Are you jealous? Natatawang tanong ni Cairo habang tinititigan siya. I'm not. I just feel disrespected. Alam kong hindi mo naman ginusto tong kasal na to, Cairo. Pero sana you respect me as your wife. Please! Please don't flirt with any other girls while we're still married! Frustrated na pakiusap niya, dala ng sobrang pag-aalala at selos. Sumeryoso si Cairo. I didn't flirt with anyone at this event. Talaga? Are you thinking I'm going to cheat on you? Gago ako, Daniela, pero hindi ko gagawin sa'yo yun. Kahit hindi kita mahal, nire-respeto naman kita. Pero imbis na gumaan ang pakiramdam, mas lalong nanikip ang dibdib ni Daniela. Hindi kita mahal. Wow, sarap naman talaga pakinggan. Oo. Sumubok ulit si Cairo nang masuyong hawakan ang siko ni Daniela. At nagtagumpay siya nang hindi ito nakaiwas kaagad. I'm not gonna cheat. Pangako ni Cairo. Dahil patapos na rin naman ang party, umuwi na silang dalawa. Hindi na nagpaalam ng maayos sa mga taong nandun kahit alam nilang malaking pasabog ang pinakawala nilang dalawa sa lahat. Nasa kotse pa lang sila, kalat na sa tabloid ang tungkol sa married na si Cairo Aguilar. Sorry, sinabi kong kasal na tayo. Nahihiyang wika ni Daniela. It's fine. Malalaman din naman ang lahat later on. Sagot ni Cairo. Salubong ang kilay habang nagsuscroll sa iPad. Hindi ka nag-worry na baka ma-turn off sa'yo yung mga babae? Peking umisi si Daniela. What for? Kasi kasal ka na. Baka mawala na sila ng interes sa'yo. Hindi ko naman kailangan ng interes nila habang kasal tayo. I don't want my name to get tainted. Cairo Aguilar, cheater. No fucking way. Ah, yun pala yung dahilan. Kaya sinabi niyang hindi siya mag-cheat. Daniela, umaasa ka na naman. Tahimik na si Daniela nang makarating sila sa penthouse. Kapwa sila pagod sa event kaya diretso na sila sa kani-kanilang kwarto. Ngunit si Daniela, nag-shower lang talaga. Pagkatapos ay lumabas ng kwarto nang nakatapis. Blanco ang isip niyang kumatok sa pinto ng kwarto ni Cairo. Come on, nakakapagod ang event. Bukas na lang tayo ulit magtalo. Natigilan si Cairo. Bakit ka nakaganyan? Sinusubukan mo ba ako? Sa halip na sumagot ay hinalikan na lamang ni Daniela si Cairo at itinulak ito papasok sa kwarto. Wala siyang ibang naisip kundi ang ibigay ang sarili niya sa asawa ngayong gabi. At sino naman si Cairo para tumanggi? Marubdob nitong tinanggap ang halik niya. Hanggang sa umabot na sila sa kama. The rest was history. Nung gabing yun, nagsimula ang mga pagtatalik nila. Walang usapan. Pareho lamang tinutugunan ang init ng katawan ng isa't isa. Ngunit kahit ganun, madalas pa rin talaga silang magbangayan. Bangayan na nauuwi sa kama. May mga pagkakataong ginagawa nila yun sa living room at nahuli sila ni Mrs. Aguilar na pumasok nang walang pasabi sa penthouse. Buong akala tuloy ng ginang ay nagkakamubutihan na ang dalawa, emotionally. Sabi ko na kasi sa'yo, ako na yung gagawa. Umalingaw-ngaw ang galit na boses ni Daniela sa buong kitchen. Nagbibake kasi si Daniela ng trending na lava cake nang makisali si Cairo nang walang ginagawa. Sunday kasi, family time. Sanay si Cairo na ang family time ay kasama ang mom at dad niya. Pero ang dalawa ay nasa ibang bansa, kaya si Daniela na lang ang ginugulo niya ngayon. Tuwang-tuwa naman siya kapag nakikitang naaasar ang asawa. Sorry, alright? Hindi genuine na sabi ni Cairo. Tumabi ka na nga lang, please. Baka magdilim pa yung paningin ko sa'yo at mahampas pa kita nitong mixer. Why are you so harsh? I'm just trying to help. Nakangising sabi ni Cairo. Trying to help? Sinong niloloko mo? Nang-iinis ka lang eh. Umalakhak si Cairo. Nagtaas ng kamay na tila sumusuko. Bago umatras at sumandal na lang muna sa island counter, pinapanood si Daniela. Doon niya napansin na nakalugay ang buhok nito. I told you to tie your hair when you're cooking. I'm not cooking, I'm baking. Palusot ni Daniela. Tigas din talaga ng ulo mo. Wika ni Cairo bago kinuha ang nakitang puyod at pumesto sa likod ni Daniela para itali ang buhok nito. Nanigas si Daniela nang simula ni Cairo ang pagtatali. Anong ginagawa mo?
Mabilis ang tibok na pusong tanong ni Daniela. Obviously, I'm tying your hair. Marunong ka ba? Sabi ni Daniela nang mapansing natatagalan si Cairo sa pagtatali. Di ka naman marunong eh. Hindi nga. Paano ba to? Tumawa si Daniela. Ako na nga. No, stay still. Paano ako matututo if hindi ko aaralin? Besides, matagal na akong curious kung paano to gawin. Bakit? Para gawin mo sa magiging girlfriend mo? You can say that. Nawala ang ngiti ni Daniela. Ako na lang dyan. Kaya ko na yan. No, binagpa-practice ang kita para kung sakaling babae ang magiging anak ko in the future, pwede ko tong magawa sa kanya. Nanlambot ang puso ni Daniela. Nagugulat pa rin siyang marinig yun. Kahit alam niya namang kahit lagi silang nagbabangayang dalawa dahil sa maraming bagay na hindi mapagkasunduan, hindi maitatangging sweet at caring din talaga si Cairo. Sa dalawang buwan nilang pagsasama, napatunayan niya yun. Never siyang kinalimutan ni Cairo at ramdam niya nga ang sinabi nitong nire-respeto siya nito. Akala ko ba ayaw mo pang magkaanak? Aha, pero ayokong pangunahan ang hinaharap. Baka bukas makalawa, biglang magbago yung isip ko. Napangiti si Daniela nang maisip na magkakaanak silang dalawa ni Cairo ng isang cute na baby girl. Pero tinamaan lang din siya agad ng reality. Oo nga pala, hindi permanent ang kasal nilang ito. At hindi siya ang babaeng gustong anakan ni Cairo. Hindi siya ang babaeng gusto nitong makasama. Hindi siya nito mahal. So hindi mangyayari yun. There! Hindi naman pala ganun kahirap. Sabi ni Cairo nang maitali nga ang buhok ni Daniela. Mapait nang umiti si Daniela. Kailangan mo pang mag-practice ng marami bago mo to gawin sa anak mo. Mabagal ka pa. Sure. So, let me tie your hair every day then. Natigilan si Daniela at namula ang pisngi. Ano ka? Swerte? Sa iba ka mag-practice, no? Bakit hindi sa'yo? Kapag nagtali ako ng buhok ng ibang babae, I'm sure magsiselos ka. Magsiselos? Ako? Duh, sino ka ba? Si Chayon Wo. Chayon Wo? Takang tanong ni Cairo. Boyfriend ko yun. Boyfriend? Mas lalong nagkasalubong ang kilay ni Cairo. May boyfriend ka habang kasal tayo? Are you cheating on me? Of course not! Bago tayo kinasal, boyfriend ko yun. Bago tayo kinasal? I thought you liked me for years already. Tapos may boyfriend ka bago mo ko nilapitan sa club? Tumawa lang si Daniela at hindi na sumagot. Nanatili namang kunot ang noon ni Cairo habang nakatitig sa asawa. Ang kaisipan pa nga lang na may boyfriend pala ito ay nagbibigay inis sa kanya. Sa hindi niya malamang dahilan. Tapos mas lalo pa siyang nainis sa tawa nitong parang kinikilig. Sa sobrang inis, nag-scoop si Cairo ng flower at pinahid sa pisngi ni Daniela. Uy! Gulat na sambit ni Daniela. Bumunghalit naman sa pagtawa si Cairo sa reaksyon ng asawa. Ah, ganun ha? Gumisi si Daniela pagkatapos ay nag-scoop din at pinahid sa tungki ng ilong ni Cairo. Dahilan para matigilan si Cairo at mamilog ang mga mata. You! Tumili si Daniela at tumakbo palayo nang umambang mag-scoop na naman si Cairo at ipapahid sa mukha niya. Ang ending, naghabulan silang dalawa habang nagtatawanan at nagpapahiran. Maliligo muna ako bago kainin niyang cake. Paalam ni Daniela kay Cairo. Sabay na ako. Ha? Baliw? What? Para namang hindi ko pa nakita lahat yan. Sabay ngisi ni Cairo. Ang bastos mo talaga. Dito ka lang. Nagiinit ang pisnging saway ni Daniela bago tumalikod at pumasok na sa kwarto. Hindi niya alam, sumunod pa rin sa kanya si Cairo. Ano ba? What's the matter? Sabi ni Mom, dapat magtitipidin tayo ng tubig. Malandi at nakangising katwira ni Cairo. Nagtitipid ng tubig? Bakit? Naghihirap ka na ba ha? Naghihirap ka na? Humalakhak si Cairo at hinawakan ang braso ni Daniela. Come on! Hoy! Napatili si Daniela nang tuluyan na siyang hinila ni Cairo papasok sa bathroom. Akala ni Daniela ay may mangyayari sa kanila, pero sabay lang talaga silang naligo. Ano pa naman yan? Paasa? Bulong ni Daniela sa sarili. What? Nakangisi siyang nilingon ni Cairo. Wala. Wika ni Daniela bago tinulak si Cairo palabas ng kwarto. Humalakak naman si Cairo pero pagpasok sa sariling kwarto, naalala niya ang boyfriend kuno ni Daniela
kaya nawala rin yung ngiti niya. Mabilis niyang tinawagan ng sekretarya. Hello Sasha, may gusto kong ipahanap sa'yo. Siya yun, Woo. Gusto kong hanapin mo kung sinong lalaking yan. Anong buong pangalan niya, saan siya nakatira at anong koneksyon niya sa asawa kong si Daniela? Mariin at gigil niyang utos. Ha? Siya yun, Woo, sir? Yes. Napakurap-kurap sa kabilang linya si Sasha. Hindi ba yan yung K-pop idol at actor sa South Korea, sir? What? He's an actor? Give me all his details. Sige po. Sinend ni Sasha sa email ang lahat ng impormasyong gustong makuha ni Cairo. Is this him? Seryosong tanong ni Cairo. Opo, sir. He's pretty good looking. Pero wala naman tong panama sa akin. Po, sir. Gulat na tanong ni Sasha. Tell me, mas gwapo ba to? Hindi nakasagot si Sasha. Nalilito siya sa mga sinasabi at tinatanong ng boss. Eh, bakit yun po ba pinapahanap bigla? May business po ba kayo sa kanya? No, is Daniela's ex-boyfriend. Po! Tumawa si Sasha. Seryoso po ba kayo? What's funny? Sinabi niya pong ex niya si Chayon Wo. She did. Kanina. Sir, niloloko lang po kayo noon. Biro lang yun. Sabay bungis-ngis ni Sasha. What do you mean? Ganun po talagang sinasabi ng mga fans. Na boyfriend nila si ganito, ganyan. Hindi po talaga totoo na ex yan ni Ma'am Daniela. Paliwanag ni Sasha at tumawa ulit. Ay naku sir, dapat kasi nanonood din kayo ng K-drama paminsan-minsan eh. Napamaang si Cairo. Gulong-gulo. Nang namatay na ang tawag ay napahilot na lamang siya sa kanyang sentido. So, that's why she laughed. Kasi hindi naman totoo. Bulong ni Cairo ng matanto niya. Napatawa na lang din siya at napapailing sa kapilyuhan ng asawa. Ganun lagi ang mga eksena ni na Cairo at Daniela. At habang tumatagal, nagkakaroon na rin sila ng mga malalalim na pag-uusap tungkol sa mga bagay-bagay. May katuturan o wala, dahil doon mas lalong naging nakilala nilang isa't isa. Tipong nakalimot na si Cairo na sinabi niya palang makikipaghiwalay lang din siya dito. Nakalimot na siya. Kaya ganun na lamang ang gulat niya nang sa kasagsagan ng kaligayahan sa pagitan nilang dalawa, bigla na lamang nawala si Daniela. Find her! I want you to find her! Galit na sigaw ni Cairo sa mga tauhan niya. Dalawang linggo nang nawawala si Daniela. At naniniwala si Cairo na may nangyaring masama dito. Maayos naman kasi sila nung gabi bago ito nawala. Iho! Pumasok ng penthouse si Mrs. Aguilar at lumapit sa anak. What mom? May nakuha ka bang magandang balita? I think you should stop finding Daniela. Natigilan si Cairo. Why? I saw her and we talked. Nabuhayan bigla si Cairo sa narinig na balita. You saw her? Si Daniela? Anong sabi niya, mom? Bakit daw siya umalis? When is she coming back? Ano na naman tong kalukuhan tong ginagawa niya? Sunod-sunod na tanong ni Cairo. Iho, you know that Daniela likes you, right? No, scratch that. She loves you. Kumunot ang noon ni Cairo. And? Bumuntong hininga si Mrs. Aguilar. Tila ba nahihirapang magsabi sa anak? Kasi anak, sabi niya sa akin, ayaw na niya. Parang gumuho ang mundo ni Cairo. Ganun pa lang ang narinig na speechless na siya. Nalilito, naguguluhan. Anong ayaw na niya? In denial niyang tanong. Ayaw niya na. Ayaw niya na sa'yo. Sa kasal ninyo. Hindi nakapagsalita si Cairo. Muling bumuntong hininga si Mrs. Aguilar. Pinakiusapan niya kung ako na lang ang magsabi sa'yo because she can't face you. Baka raw maging marupok siya at balikan ka na lang nang wala sa oras. Then why didn't she leave? Kasi alam naman niya, iho, na hindi mo naman siya mahal. She's so scared. Sinabi niya sa akin na kapag gumigising siya araw-araw, natatakot siyang baka yun na yung araw na kausapin mo sa tungkol sa annulment niyo. Pero hindi mo ba talaga siya mahal, anak? Sa halos 5 buwan yung pagsasama, hindi mo pa rin siya mahal? Hindi nakapagsalita si Cairo dahil hindi niya rin alam ang sagot. Nevertheless, ayaw niya na raw talaga, anak. I-process mo na daw yung annulment at ako na lang yung magbibigay sa kanya. Umigting ang panga ni Cairo.
Ayaw niya akong harapin kahit tungkol sa annulment? Intindihin mo na lang, Cairo. Why are you like that? She's hurting. She didn't look hurt the night before she left, Mom. Well, how would you know? Baka deep inside, oo. Tinanong mo man lang ba siya tungkol sa mga nararamdaman niya minsan? Why would I ask? Okay lang naman kami lagi. Nag-aaway pero hindi naman sobra. Ang kaso dito, hindi mo siya mahal, kaya umalis na siya. Tila pagwawakas na ni Mrs. Aguilar sa usapan. Natahimik na naman si Cairo. This is my fault. I'm sorry for forcing the two of you. Akala ko kasi anak ay matututunan mo siyang mahalin. Nagsorry na rin ako kay Daniela. Mahinahong dagdag ni Mrs. Aguilar. Yun lang, I'm leaving. Pag-alis ni Mrs. Aguilar, parang doon lang nag-sink in talaga kay Cairo. Na iniwan na nga siya ni Daniela. Hindi niya maintindihan kung bakit siya iniwan. Dahil totoong ayos lang sila nung gabi bago ito umalis. Magkatabi at yakap niya pa ito sa pagtulog. Pero ang mas lalong hindi niya maintindihan kung bakit siya namumroblema ngayon. Ito naman ang gusto niya nung una, hindi ba? Ang makalaya dahil hindi pa siya ready mag-settle down. Dahil hindi niya naman talaga mahal si Daniela. Kaya bakit siya hindi mapakali at natutulala? Iniwang ka na? Tanong ni Oliver. Ayos lang yan. Ang tagal mo na rin hindi sumasama sa amin mula nang ikasal ka dun eh. Tara, sama ka sa amin sa bar. May mga babae din dun. Sumama si Cairo, hindi para sa babae, kundi para uminom. Gusto niyang magpakalasing. Hindi niya alam kung bakit. Cairo! Wika ng isang babae na biglang naupo sa kanyang kandungan. Pinatong pa nito ang kamay sa balikat niya. Shit! Mura ni Cairo nang kinilabutan siya at maalala si Daniela. Pakiramdam niya, he's cheating on her. Aray! Ano ba? Reklamo ng babae nang itulak siya nito. I want to be alone. Galit na sigaw niya dito pabalik. Cairo, what's happening to you? Natatawang tanong ni Oliver. I told you, I just want to drink, Oliver. May asawa ako. Diba, iniwang ka na nga. You're free now. Umili si Cairo at nagtiimbagang bago tumayo. I'm heading home. What? And I don't want to fucking see you again, asshole. Hindi ka marunong rumispeto sa asawa ko. Gigil na sabi ni Cairo bago umalis doon. Lumipas ang tatlo pang araw. Unti-unting naging malumbay ang buhay ni Cairo. Nung una naman, okay pa siya. Sinubukan niya pang bumalik sa dati niyang gawi. Pero narealize niyang hindi niya talaga kayang gawin ang mga yun. Lalo na't nasanay siyang pagkatapos ng trabaho ay dediretso siya nang uwi sa penthouse at sasalubungin siya ng matamis na ngiti ni Daniela. Aasarin niya ito at magtatalo sila. Minsan, nauuwi pa sa kama. Magtutulungan sa pagluto at mag-uusap ng mga bagay-bagay. Doon na pagtanto ni Cairo na yun nga ang mga pinakamasasayang oras ng buhay niya. Ang kasama si Daniela. Ngayong wala na ito sa tabi niya, pakiramdam niya ay kulang na. Ang penthouse niya nga, hindi na katulad ng dati. Sa ikaapat na araw, medyo naghahallucinate na siya. Nakikita niya si Daniela sa bawat sulok. Gumagawa ng gawaing bahay. At kapag makikita siya, ngingiti-ngiti. Para natuloy siyang mababaliw, kaya pagkatapos nun, hinanap niya ulit ito. Mom, hindi ba binanggit ni Daniela sa'yo kung saan siya nakatira ngayon? Tanong niya sa ina, na sinadya niya pa talagang puntahan sa bahay nila. Natigil si Mrs. Aguilar sa pag-inom ng tsaa at gulat na binalingan ng anak. Bakit iho? Hinahanap mo na naman ba? I'm going to bring her back. Diba nga, sinabi ko nang ayaw niya na sayo. Hindi mo naman siya mahal, Mom! Pumikit ng mariin si Cairo at gusto sanang sabihing na realize niyang mahal niya na si Daniela. Pero gusto niyang si Daniela ang unang makarinig nun. Just give me her address. Umiwas ng tingin si Mrs. Aguilar. I don't have it. Hindi niya sinabi sa akin. Stop lying, Mom. I know you. Hindi ka makatingin kapag nagsisinungaling ka. Tell me her address. Please. Please. Sabihin mo muna sa akin kung bakit mo hinihingi. Nagtaas ng kilay si Mrs. Aguilar. Tell me. Mahal mo ba siya? Ma'am, gusto ko siya yung unang makarinig. Napatayo sa labis na tuwa ang mama niya.
Oh my God! Is this true? Mahal mo siya, anak? Sabihin niyo muna sa akin kung nasan siya, ma. Nasa rest house natin sa Batangas. Mabilis na sagot ni Mrs. Aguilar. What? Rest house natin? Gumiti lang si Mrs. Aguilar at hindi na sumagot. Hindi naman na nagpatumpik-tumpik pa si Cairo at pinuntahan ng nasabing rest house. Pagdating niya doon, nakita niya nga ang asawa sa may garden. Nagdidilig ng halaman habang may kausap sa cellphone. Daniela! Mabilis ang tibok ng pusong tawag niya. Natigilan si Daniela at kaagad na napalingon. Cairo? Gulat nitong tanong. Naglakad takbo na si Cairo patungo kay Daniela at walang ano-anong niyakap ito. Samantalang si Daniela, hindi naman makapaniwala na nasa harapan niya ang asawa ngayon. Cairo, nandito ka! Hindi matuloy-tuloy ni Daniela ang gustong sabihin. I've missed you so much, Daniela. Wika ni Cairo habang yakap ito. Paano mo na lamang nandito ako? Mom told me you're here. Wika ni Cairo sabay kalas ng yakap upang sapuhin ang mukha ni Daniela. Umuwi ka na, please. I'll be good, I promise. Hindi ko na itatago yung mga favorite foods mo. I will always listen to you from now on. Just come back to me, Daniela. Cairo? Tanging nasambit ni Daniela sa sobrang gulat. I love you. If this is about dahil hindi kita mahal, baby, umuwi ka na. I realized for almost 3 weeks na wala ka. Narealize kong mahal kita. Mahal mo ko? Yes, mahal kita, Daniela. My life feels empty without you. Ang lungkot-lungkot sa penthouse. Bawat lingon ko sa mga lugar, nakikita kita. Para akong nababaliw. Hindi ko kaya na wala ka. Please, balik ka na. At papatunayan ko sa'yo na kaya kong ialay ang mundo sa'yo. Dahil mahal kita. I can't live without you. Bumuhos ang luha ni Daniela habang pinagmamasdan si Cairo. I'm sorry for being an asshole back then. For not appreciating your love for me. Daniela, ang sarap pala sa feeling na mahal ka ng taong mahal mo. I'm sorry and thank you for loving me. Ngayon sana, hayaan mo naman akong iparamdam sa'yo na mahal kita. Iparamdam sa'yo ang pagmamahal ko. Bakit mo ko mahal? Umiiyak na tanong ni Daniela. Hindi ko alam. Basta mahal na lang kita. Narealize kong sobrang importante kang tao sa buhay ko na parang hindi na ako mag-function kapag wala ka. Nagpa-function ka naman ha. Buhay ka pa nga eh. Napadaing si Cairo. Daniela. Humalakak si Daniela at nagpahid ng mga luha. I love you too, Cairo. Pero totoo ba talaga to? Hindi ba to panaginip? Hindi to panaginip. Sagot ni Cairo at masuyong pinahid ang nangingilid na mga luha sa mga mata ni Daniela. Matagal kong pinangarap to, Cairo. Namahalin mo ako pabalik. Gumiti si Cairo. Ang mga mata ay namumungay habang nakatingin kay Daniela. Effective naman pala yung pinlano ng mama mo, pero medyo natagalan ka. Kagabi pa ako nag-o-overthink na paano kapag hindi mo talaga ako mahal. Kumunot ang noon ni Cairo. Linano ni mama, anong ibig mong sabihin? Kinagat ni Daniela ang pangibabang labi para pigilan ang pagkawala ng tawa. Yung mama mo kasi na naman yung may pakananay to eh. What? Kinausap niya ako 3 weeks ago. If gusto ko ba daw malaman yung worth ko sa'yo, kailangan ko raw munang mawala. Kailangan ko raw hindi magpakita sa'yo ng ilang buwan. Gusto niya raw malaman kung mahal mo ba ako o hindi. Gusto ko din namang malaman kaya pumayag na ako. What the? Gulat na bulalas ni Cairo. Bumungis niya si Daniela. Sa totoo lang, sobrang kabado ko kasi what if... Wala ka naman palang ma-realize kasi hindi mo talaga ako kayang mahalin. Napapikit si Cairo at napahilot ng sintido. Hindi ko talaga kayo maintindihang mga babae. Halos mamatay na ako nang mawala ka, Daniela. Yung 2 weeks parang isang taon sa akin. Sobrang lungkot ng atmosphere sa penthouse. Hindi ako sanay na wala ka. Talaga? Oo, kaya umuwi ka na, please. Paano kung ayoko?
Ang ganda pala ng lugar niyo dito sa Batangas. Ang ganda din dito sa rest house niyo. Then we can live here. Huwag mo lang akong iiwan ulit. Ha? Papayag kang dito tumira? Yes. If you really love here, we can live here. Paano yung work mo? Kaya ko namang bumiyahe. Wag na, nagbibiro lang ako. I'm serious though. Ibibigay ko sa iyo lahat ng gusto mo. Bumalik ka lang sa akin. Nangilid na naman ang mga luha ni Daniela. Hindi pa rin talaga siya makapaniwala. Parang panaginip at ayaw niyang magising. Pag bumalik na tayo, pakakasalan kita. Magpapakasal tayo ulit. Totoong kasal na. Nanlaki ang mga mata ni Daniela. Seryoso ka? Dead serious. I want to start a better version of our marriage. Mag-iimbita tayo ng maraming tao at magsusumpaan sa harapan nila. I want to do that. Gusto ko ng church wedding, kung ganun. Hirit ni Daniela sabay ngisi. We'll do that. Babalik ka na ba sa akin? Tanong ni Cairo at hinawakan ang kamay ni Daniela. Ang lamig ng kamay mo. Natatawang puna ni Daniela. Kinakabahan ka ba? Of course. Paano kung i-reject mo ako? Bakit mo naman maiisip na i-re-reject kita? Hello, ang tagal ko kayang pangarap to. Magpapabebe pa ba ako? So magpapakasal ka sa akin? Oo naman, sagot ni Daniela at lumandas na naman ang luha. Binitiwan ni Cairo ang mga kamay ni Daniela at siniil ito ng halik sa labi. I love you so much, Daniela. I promise, hindi ka magsisisi. Dapat lang. Sabay halik pabalik ni Daniela kay Cairo. Tatlong buwan nga matapos nilang magkaayos ay kinasal silang dalawa sa simbahan. Imbitado ang higit 100 tao. Sobrang ganda ni Daniela sa long white gown at sobrang engrande ng kanilang kasal. Stop crying, mukha ka ng multo. Natatawang sabi ni Cairo. Ikaw nga rin umiiyak eh. Hindi to luha, laway to. Chok! Kadiri ka talaga! Mahal mo naman. Natawa si Daniela at napailing-iling na lamang. Nagsasayaw sila ngayon sa gitna at panay ang flash ng kamera sa kanila. Ito na ang pinakamasayang araw sa buhay ni Daniela. Hindi siya makapaniwala na yung bilyonaryong lalaking dati niya lang minamanifest ay mahal na rin siya at pinakasalan pa. Mukhang tama nga na ang pag-ibig ay sadyang makapangyarihan. Kapag ito ay pumasok sa puso ng kahit na sino man, gagawin ito ang lahat. Makamtan lamang ang hinahangan. Ginawa ni Daniela ang lahat upang mapaibig pabalik si Cairo. Heto naman at naging matagumpay siya. Mas lalo tuloy siyang naniniwala na hindi mo makukuha ang isang bagay kung hindi ka kikilos. Wakas. Muli po ay thank you sa inyong walang sawang pakikinig sa ating mga kwento araw-araw. Kaya naman ngayon binabati ko po si Ma'am Betty from Saudi, Senior Mom from Santo Domingo, Ilocos Sur, Renren de Montaño from Abu Dhabi, Melanie Cervantes from Hong Kong at Rosemary Arsaline from Kuwait. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa muli, dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.